Naka-harvest na kami last month ito. Ang weight ay ano? Between... Good morning mga kagulay and welcome back to our channel. Julio Cirona po of J&G Backyardlettuce. Ngayon po, pag-uusapan natin ngayon na about indoor hydroponics farming. So, magkano nga ba ang isang halaga kapag ikaw ay nagtanim indoor? So, unang-una po sa makailan lang ay yung May Puhunan ni Karen Davila po ay nag-feature sila ng indoor hydroponics inside the heart of the city of Manila. Pero, ang pagkakaalam namin ay gumastos lamang o gumastos sila na muhunan sila ng 100,000. So, napakamahal po ang ginastos nila bago sila nakabuo ng indoor hydroponics farming. So, in this episode, ipapakita lamang namin kung paano mag-set up na mas madali at saka hindi ka gagastos ng 100,000 or more than. So, nandito po ako ngayon sa loob ng isang kwarto sa UPLB na kung saan gagamit lang naman kami ng LED light, ordinary, at saka yung nutrient namin ay Snap Hydroponics. So, Snap Hydroponics nutrients ay galing din po sa IBP UPLB. So, yung ibang tao, indoor sila magtatanim kasi wala silang sunlight. Okay, so hindi available yung sunlight kaya gagawin nila instead of using the natural light, bibili sila ng LED light. Sa ibang lugar po o sa ibang bansa ay napakasikat ang indoor farming using hydroponic system because weather nila ay unfavorable. Ibig sabihin, mabilis lang magpapalit-palit ang mga weather nila. So may mainit, may malamig, at kapag inabutan kayo ng sobrang lamig, hindi din naman pwede sa halaman yon. Ganon din po sa sobrang init. So, indoor talaga ang farm. Kaya lalong sumisikat ang indoor hydroponics sa ibang bansa. So, balik naman tayo dito sa Pilipinas. Dito naman sa atin ay Snap Hydroponics ang pinakakilala sa mga hydroponics na na-invento. Mabibili mo ang Snap Hydroponics sa murang halaga at pwede ka nang mag-umpisa indoor or outdoor man. Ngayon po, kapag wala tayong sunlight available sa ating bahay, pwede na tayong bumili ng LED plant light sa halagang 1,700 lang, isang piraso. At kapag nasa indoor ka, isiset mo lang po yung aircon mo at gagamit ka ng inverter aircon para mas matipid sa kuryente. So 20 degrees Celsius lang po all night, all day. Kagandahan lang po kapag gumamit tayo ng grow light ay mas mapapabilis ang ani natin. So, ibig sabihin po, pag 30 days po after transplant, magagawa natin ng 20 days or less. So, ayan po mga kagulay. Kung may balak kang mag-indoor farming, advanced farming technology gaya sa ibang bansa, ay mag-indoor farming ka na kasi mas marami kang ma-harvest. At sa mga viewers natin dyan, mga kagulay, pwede niyong gamitin ang Styrobox model na itinuro sa atin nila Mr. Primitivo Santos at Yorica Ocampo. Okay, so muli, maraming salamat po sa pakikinig. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode.